magandang morning sa inyo mga guys. Ito naman po tayo sa isang magandang umaga mga guys. Good morning, morning. Galing tayo sa isang adventure mga guys. Ang hirap ng dinadaanan namin doon sa Likaw-Likaw mga guys. Pag-akyat namin doon, napakahirap. Tumba-tumba kami. Ang dugis nga ng motor ko mga guys. Hindi ko pa nawasing kasi susundo pa ako sa estudyante mga guys. Pasilip ko sa inyo mga guys yung motor ha. Ang dugis-dugis pa mga guys. Tingnan nyo mga guys. Yan mga guys oh. Dugis ng service natin mga guys. Yan. Guys. Yeah, service natin mga guys. Yan may GV box. Yan ang sinasakyan namin ni Palupa Channel. Lumakit kami ng bundok ng Likaw-Likaw mga guys. Ayan, ganyan ang yung motor na yan mga guys. Pero nagamit natin sa stroll mga guys. Ayan. Ayan mga guys. Kita nyo mga guys yung service natin. Ang dogis. Dogis-dogis ang ating sasakyan. Napasubo sa isang strollan doon sa bundok ng Likaw-Likaw sa Mount Balagbag mga guys. Makyat kami doon mga guys. Pero mayroon pa rin naniningil entrance doon mga guys. Kahapon buti nakatawad kami. 50 ang isang motor. Apat kami magkakasama, apat na motor. Kaya 200 pa rin mga guys. Pero dapat mga guys, hindi sila naniningil lang mga tao makyat doon kasi yung kalsada na yon, diretso yon sa San Isidro, patagos pa ikot ng Montalban mga guys. Ay yung mga namamasyal doon sa area na yon mga guys, at hanggang doon sa may ginawang detachment ng PNP, yung combined elements nila mga guys. Ngayon wala nang nakapwesto doon mga guys nagkaroon yata sila ng problema kaya pinalis sila doon mga guys, tinanggal lang kanilang mga superior. Kaya yung gate na yon mga guys, pag pupunta kayo, paglampas nyo lang ng barangay ng Balagbag mga guys, dadaan kayo ng mga rough road. Pagdating sa kalagitnaan o sa unahan mga guys, mayroon doon naniningil. May mga pangalan silang binabanggit eh. Kasi sa taas noon may pasyalan din doon mga guys. Pero dapat ang maningil sila doon mismo sa area ng may pasyalan, hindi doon sa may kalsada na yon. Kasi ang kalsada na yon, common yun eh. Daanan yun, papuntang San Isidro, papulang lupa. Yung mga pupunta dun sa area na yun, gaya namin mga guys na nag-i-stroll, hindi kami pumapasok dun sa tinatawag lang paliparan kung saan dun may isang resort yung ano doon mga guys, isang lingkod bayan natin mga guys. Dapat dun sila sa area na yun, pagpapasok ka pag ano pakaliwa, dun sa area papunta dun sa resort o paliparan, dapat doon sila naniningil, hindi doon sa kalsadang-kalsada na yun mga guys. Kaya lang, ayaw ko mga guys, kung anong nangyari sa ganong ano mga guys, pira-pira nangyari doon mga guys. Kawawa yung mga umakyat doon na gusto lang masilayan yung ganda sa ganda ng view. Hindi naman sila pupunta doon sa pinaka resort o pinaka tinatawag na paliparan, doon lang sa kabila papuntang San Isidro. Kaya nga sa ginawa namin, dumaan lang kami doon, binubiyo namin yung lugar, pupunta kami sa San Isidro mga guys. Tagos kami kasi pinuntahan namin yung simbahan ang pinili mga guys. Sabay cover na rin sa mga view sa paligid para makita yung adventure natin mga guys. Naway yung area na yon, matigil na yung paniningil doon sa area na yun mga guys. Para sa akin hindi maganda yun mga guys, yung ganong activities. Sabihin nila sa kanila yung area lupa, wala pa naman yung resort dun eh, nandun pa sa kabila yung resort. Dapat doon sa resort mismo naniningil, hindi doon sa
Pero yan yun, kasi talagang ano komunidaanan ng mga tao yung papunta dun sa iba't ibang barangay sa unahan. Yun mga guys. Kasama natin si Palupa Channel sa Stroll, mga kapatiran natin na sila ni shout out kay Bobong Lucio, kay Bro JP, kay Ma'am Nets, kay Bro Rox at saka siyang asawa mga sis. Morning sa inyo. Bugbog sarado tayo kagabi o kahapon mga. Kaya yan, relax relax muna. Kami ni Palupa ngayon, hahanap naman kami na ibang area pang i-cover natin. Pero ngayon mga guys, abangan nyo mga guys, i-cover natin si Palupa Channel muli mga guys. Mayroon siyang ibabahagi muli o mayroon panawagan sa ating government o maaaring magbahagi siya uli ng mga batas panglupa mga guys para makakuha tayo ng ideya sa kanyang Palupa Channel. Yun mga guys, i-cover natin. Si yung tinatawag mga guys na vlogger na, iba vlog ko pa. Abangan nyo mga guys. What's up? Panood po ninyo ang mga programa na sabing Palupa Channel dahil batas po sa Palupa ang ating susundin mga kababayan. Huwag po tayong sumunod sa mga sabi-sabi lang na sinasabi nilang government ang may-ari sa lupa na yan. No, may batas po tayong kababatayan. At kayo naman nasa panunungkulan, nais ko lang po iparating sa inyo. Marami pong matitino dyan. Okay. Subaybayan po ninyo. O bantayan po ninyo ang mga tambayan na niluloko na po ng gumagawa ng kalokohan na nandiyan ang posisyon. Lahat ng matino nadadamay dahil sa mga gumagawa ng kalokohan. Sana po yung gumagawa ng kabutihan dyan sa government agency. Okay. Ano po ninyo yung mga gumagawa ng kalokohan? Nasisira po ang lahat ng ahensya tulad po ng DNR, DARP, LRE, ROD. Naway subaybayan po ninyo yung mga yan dahil gumagawa na po sila ng kalokohan. Marami po dyan. Luzon, Visayas, Mindanao man. Naway yung nasa malaas sa posisyon dyan sa Senate Committee. Naway subaybayan po ninyo ang nasa mababa. Lalo ng kapitan, pagawad, mayor, congressman, governor. Naway, bantayan po ninyo dahil marami po dyan mga kapitan, kagawad. Yung bulsa, napupuno na po ng pira, lahat ng mula sa, halimbawa kung ikaw kung governor, mayroon kayo papaabot sa kaumbayan, hindi po nakakarating. Dahil nandun po sa kapitan, nasasabi. O kaya doon sa mayor, nasasabi. Yan sinasabi pag nanggaling sa mataas, yan sinasabi kung kumbaga sa kahoy na truso. Pagbagsak doon sa mababa, naging toothpick ang laki. Ganun din po. Kung mayroon pong mga relief goods na ipamimigay, o kaya ano lang ipamimigay dyan pagdating doon sa tambayan, sardina, ano kakarap. Yun po mga kababayan. Yun po sana iparating po sa government agencies na way gabayan po ninyo, na way turuan din po ninyo ng leksyon ang gumagawa ng kalokohan. Dahil kayo po na gumagawa ng mabuti, nadadamay po dahil sa gumagawa ng kalokohan. Na sana po na makinabang ay ang taong bayan. Pero ang makinabang po ay mga mayroon. Paano po ang nangyari yan? Dahil po may koneksyon. Sana po mga matinong nasa panunungkulan, busisihin po ninyo ng mabuti. Katulad po ng ginagawa po ni Idol Senator Idol Rapid Tool po, na binubusisi po niya at pilit po niyang inaalam ang lahat na gumagawa ng kalokohan. Ganon din po si Senator Robin Hood Padilla, inaalam po niya katotohanan. At lalo na po si Kukukumin din, naalam po niya katotohanan. At lalo na po si Senator Amy Marcos, yan, inaalam po niya katotohanan. Lalo na po sa si Senator Senate President Mick Subiri, na nagpanukala na po sila ng batas na pag-aisa na po. Para po sa
kasaysayan ang tambayan na hindi po maluko ng mga government agencies na gumagawa ng kalukuhan. Ang panawagan ko lang po, naway sundin po ang batas na nilagdaan, hindi po barubalin. Dahil paramihan na po na nandyan po, nandyan yung batas, ngunit hindi sinunod. Pinagtatawanan pa. Dapat po, masunod yung mga batas na nandyan, nilagdaan, pinirmahan sa lahat ng government agencies. Dahil marami po ang kawawang Pilipino na mahihirap, na inalisan ng karapatan sa kanilang paninira. Dahil ang pinin, government ko no, wala mang nabili. Hindi pa nga nabili, sabihin ang government. No? Dapat po, dapat po na masunod ang lahat ng batas para naman sa ikaunlad ng ating bayan at para sa ating mga kababayang mahirap, mga nandiyan sa nakaupo sa posisyon sa government agency. Wala pa akong kinano sa inyo pinapangalanan na gumagawa pa gumagawa ng kalokohan. Wala pa akong pinapangalanan, subalit meron po kong nakikitaan na gumawa ng kabutihan at nagpuposisi. Anin na senador po ang laging siya napapansin. Sana po ng mga senador dyan na mapapansin din kayo sa tambayan. Gumawa kayo ng nasabi nila ang kakilabot-labot ng pagtulong sa tambayan. Na umaasa sa inyo, sa inyong pangako noong eleksyon, natutuparin nyo sana. Ngunit, yung manalo na, nawawala. Mga ako dapat, sundin. Hindi po, isang tabi na lang. Mga kababayan, mga government agency, huwag tayong mangako na hindi matutupan. Nagtitiwala ang taong bayan na ganun na mangyayari, pero wala. Suntin po natin ang karapatan ng bawat isa na naninira. Suntin po natin ang kanilang karapatan. Ikaw ba, halimbawa, ikaw government, ikaw city engineer, may bahay ka dyan. Ikaw nakatira dyan ng matagal na panahon. Sabihin ko umalis ka dyan dahil akong may-ari dyan o kaya government din. Halimbawa na lang, ikaw yung tulad ko sa mga tao na sinirahan. Sila yung nasa posisyon, ikaw wala. Sabihin na alis ka dyan, government yung may-ari. Wala kang relocation, matutuwa ka kaya. Ibain ko yung bahay mo na wala kang lilipatan. Siguro naman masakit sa inyo, sa lahat ng government agency, sa lahat. Siguro gawa po tayo ng paraan na masunod ang batas para po igagalang tayo ng taong bayan na natitiwala, na sana tulungan nyo, hindi po paalisin. Dahil karamihan po talaga ginagawa, pinapaalis. Dahil wala na. Wala na ang Kung sabi ng government, nagkakamali po kayo. Balik po natin ang 1973 Constitution. Balik po natin yan. Sana makita po ito ng mga government kung mapansin ito na mga sinasabi ko. Na kumbaga sa bangaw na nakapatong sa kalabaw, yung tulad ko na lang ha, bangaw nakapatong sa kalabaw, ngayon nakapatong siya sa kalabaw, akala niya kalabaw na rin, nanunuwag na, hindi niya alam, bangaw pa rin siya kahit saan siya gumapo. E kung sa Kamatis naman, iba po, mga kababayan, mga government agency din, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit tulad natin sa Kamatis, di ba po Kamatis maganda tingnan kung walang bulok? Kung may bulok po yan, pinanagpuan na po yan ng bangaw, nagkakaroon na ng uod. Di ba po? So pangit na po tingnan, wala na po bibili sa iyo. Kung alisin natin yung Kamatis na bulok, linisin natin yung nakaumpok, di ba malinis? So marami ang magtitiwala na ito maganda.
So ganun din sa government, kung alisin yung bulok, siyempre, magbabalik tiwala ang mga taong bayan. Sana po, yung pinapangako ninyo, pare, balikan ko muli, yung dyan sa Davao City, yung sa Baguio City, na inaangkin ng government, no? Ang may angkin. Nasaan po ang inyong dinugsil na nabili na po ninyo yan? Kasi ayon mismo sa Republic Act 7279, Section 11, lahat ng nakatiwangwang bibili ng pamahalaan para mabahagi sa publikong lupa o public domain. Ngayon, itatanong ko lang po, nasaan na po yung deed of sale na nabili ninyo? Patunay na nabili na po ng government yan. I-present po ninyo na nabili na po ninyo yan. Hindi po ako nag-ano sa inyo. Meron po batas eh. Sundin po natin. Huwag po natin i-ano na, uy, mabalis kayo dyan mga, wala kayong ano dyan, wala kayong pag-aaral. Eh, hindi po ganun. Ano yan? Yung aso o kaya pusa? Paalisin nyo? O kaya langgam yan, bubungkalin nyo yung bahay? Na walang paglilipatan? Ayun kaya, ganyanin, bubungkalin yung bahay ninyo? Na wala kayong paglilipatan? Siguro magagalit kayo, maka, magkipag-ano pa kayo. Kaya ganun din po ang naramdaman ng mga tao. O ako, naramdaman ko rin po yan. Kahit ako man ay tumutulong din, naramdaman ko talaga yan na masakit sa aking kalooban na alisan natin ang karapatan na ang mga taong legal na nakatira sa Pilipinas na siyang hitimo dapat, hindi ibang bansa ang nakikinabang. Alam niyo po ba yan, mga nasa government agency? Na sana po, balang araw, lahat ng mga mahirap ay magkaroon ng bahay o lupa. Nakita nyo naman siguro, marami dyan nasa gilid ng galyan at natutulog. Sana maintindihan po ninyo na umaasa na balang araw mabago, matulungan dahil sa pangako. Sana po matupad ang inyong mga pangako. Pero nakitaan po, ani na senador pa lang ito matupad. Tsaka po dito sa Bulacan, ito sa may San Jose del Monte, itong goberno, congressman, mayor. Sana po, mga kababayan o mga nasa proposisyon, government, mayor, congressman, mayor, kapitan, hanggang sa ano, Luzon, Visayas, Mindanao, tularan po ninyo ito nga sa San Jose del Monte. Marami na po nagawa. Ano sa nasabing, servisyo. Servisyo, totoo, may solusyon. E kung mag, ano kayo, servisyo kayo para mapuno ng bulsa, ang yung bulsa ninyo mapuno ng pira, ay naku, nakakaawa po. E binuto kayo dyan. Kung gumawa kayo ng kabutihan, kahit ilang bisis kayong tatakbo dyan, hindi kayo matatalo. Dahil gumawa kayo ng matino. Luzon, Visayas, Mindanao, ha? Gumawa tayo ng matino. Ako man, kahit wala akong sinasahod sa government agency, tumutulong ako sa taong bayan na nasa puso. Batas po ang aking sinusunod. Patungkol po sa batas sa palupa. Tumutulong po ako sa taong bayan. Pag may mga kaso, ang mga mahihirap na mga Pilipino, mga kababayan po, kinakasuhan sila ng mga mayayaman. Nandyan po ako, tutulong po ako sa mga mahihirap. Batas po ang batayan, hindi po sabi-sabi lamang. O kung sa titulo naman po, sundin po natin ang touring system. Sistema po ni touring. Wala pa po ibang naka-tourist dito sa Pilipinas. Iisang titulo lang ang naka-tourist dito na legal. Simula pa noong 1902. Nung inlabas itong Act 496, iniregistro po muli itong T-OCT-01-4 na pagmamayari ni Jamalul Kiram Dasipa. At ngayon, ipinamana sa kanyang anak na si Sultan Julaspi Muhammad Kiram Dasipa. At ngayon naman po, ang tagapagmana na si Prince Abdul Rahman Muhammad Kiram Dasipa. At pinagtibay ito noong inilabas ang Presidential Decree 15
29. Pinagtibay ito. Na ang lahat ng titulo na hindi marehistro sa torrents ay considered unregistered land. Bakit po dyan sa ROD? Inaano ninyo kahit hindi torrents? Sinasabi ninyo yung torrents. Bakit may lagda na po ba ang may-ari dyan o lang yung administrator? Unang-una po, ang CLOW, ang Certificate of Land Actual Occupancy, yan po ang tunay na titulo dahil yan po ay nakarehistro sa torrent system. Yan po ay firmado ni Prince Abdul Rahman Muhammad Kiram. At firmado din po ni Land Administrator. Mga kababayan, dapat po ninyong malaman na sana inyong pong tulungan ang mga tambayan, mga nasa pag-government agency. Huwag po nating sabihin na government ang mayari. O public domain yan. E wala po pong public domain. Wala po pong nabili ang government. Nakita nyo si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos o kaya Bongbong, President Bongbong Marcos. Naghahanap pa po ng lupa na bibilhin para ipamigay sa mga taong bayan. Kaya tuloy na sa city government, sabihin nyo, government ang may-ari. Naku, magkakamali naman po siguro tayo. Batayan po natin batas. Pagawad, kapitan, dyan sa Bago Zero, huwag nyo sabihin government o city government. Dapat ninyong alamin kung nakasunod ba tayo sa batas na nilagdaan. Siguro naman po.
kasi kung puro gawa ng kalukuhan, naku po, baka pagdating ng panahon, huli na ang pagsisisi. Pagbabalik ng ating Panginoon, wala po kayong mukhang iharap doon. Kaya kung sinasabi niyo, wala ka ngayong kasalanan, hindi na kayo anuhin yan dahil alam ng Panginoon na ikaw nagkasala. At ako man nagkasala, tayong lahat nagkasala. Walang perfecto sa atin, pero gumawa tayo ng mabuti, ang Panginoon ay nandyan sa ating tabi. Pero pag gumawa tayo ng kalukuhan, siguro malayong distansya. Ang nandyan sa inyo, yung demonyo, nandyan sa inyong tabi. Mga kababayan, gumawa po tayo ng mabuti sa ating kalukuhan. Ako wala akong swindo, pero nandito ako tutulong sa tambayan. Mga tambayan ko, kung mayroon kayong problema sa palupa, batas, pumunta po kayo rito sa amin. O kaya mag-comment po kayo dyan. At amin pong sasagutin yan kung ano man yung mga inyong katanungan. Paalala ko lang po, yun po sa mga government agency, wala po akong inaano dyan. Wala pong pinapangalanan. Bato-bato sa langit, ang tamaan po, wag lang po magalit. Naway, suportahan po ninyo mga kababayan ko itong vlog na ito. Lalo na dyan sa aking mga tinutulungan. Naway, suportahan po ninyo ang programang ito. Dito po sa Palupa Channel, Dragon Channel Vlog. Naway, inyo pong suportahan ito para po sa ikauunlad ng ating bayan. Naway, suportahan po ninyo para lagi po kayong updated. Ito po may ano ko sa inyo. Mag-subscribe na po kayo, like and share, para updated kayo sa ating ibabahaging mga batas patungkol po dito sa Batas sa Palupa. Maraming salamat po, hanggang sa susunod po muli. Ako po ang inyong lingkod, Palupa Channel po. Dito po lamang mapanood. Hey! Ngayon mga guys, tapos na sa pagsasalita si Palupa Channel mga guys sa panawagan sa ating kinaukulay mga guys at saka naman binabahagi mga batas mga guys. Naway subaybayan nyo mga guys sa iba pang mga i-upload namin videos mga guys ang mga susunod niyang pagbabahagi patungkol sa batas ng lupa mga guys at saka mga panawagan sa ating mga kinaukulan lalo na sa nangungkulan sa gobyerno mga guys. Kaya hindi pa kayo nakalike, share at subscribe, paki-like, share and subscribe mga guys sa ating Dragon Channel Vlog, Palupa Channel mga guys. Shout out dyan sa Piniling Naso, Giluwas ang Gipahiuli, kay Ministro Danilo Agapay, kay Bro Larry Agapay, kay Sammy Agapay, sa mga kapatid nila, hindi ko na ano yung mga pangalan mga guys. Shout out sa inyo, sa lahat ng kapatiran o mananampalataya ng Piniling Naso, kumusta po sa inyo lahat dyan. Kaya, yan mga guys ha, subaybayan nyo ang iba pang mga i-upload ng mga videos, ang adventure, Batas Palupa, mga herbal mga guys. Kaya, hanggang dito lang muna mga guys. What's up?